Welcome back guys! And for today, ang topic natin is paano ba maging attractive? Kung interested ka dyan, keep watching! Alam mo ba na ang attraction, hindi lang yun more on kung ano ang nakikita sa'yo. Hindi lang yun more on sa itsura mo, sa forma mo, sa pera mo, hindi lang siya doon nagtatapos. Kasi may mga attraction na hindi nakikita. And itong mga attraction na to, ito yung mas naglalas siya, mas tumatagal. Ito yung nagiging key para mas magustuhan ka ng mga tao. Hindi lang to sa babae, but in general to. And today, yan ang ituturo ko sa'yo. Number one na way para maging attractive is syempre yung sense of humor. Sobrang generic na to, sobrang given na siya. But isa to sa pinakamahirap na skills na matutunan. Kasi ang sense of humor, hindi siya planado eh. Spontaneous kasi ang sense of humor. Kumbaga, utak mo na ang nag-work dito. And para ma-develop mo ang sense of humor, it takes practice din. Like ako, ang ginagawa ko para ma-practice ko ang sense of humor ko is continuous ako nanonood ng mga comedy movies, mga stand-up comedy, like yung mga Kevin Hart, Jokoy, Russell Brand, lahat yung pinapanood ko para yung delivery, yung toning, yung tamang pag-execute ng mga jokes, matutunan ko siya. Kasi ang sense of humor, hindi lang yan sa, about sa sinasabi mo. About din yan kung paano mo sinabi yung isang bagay. Kaya minsan, di ba, may mga tao na hindi naman nakakatawa yung sinabi niya, but natatawa ka pa din. Kasi siya na mismo yung nakakatawa. Siya na mismo yung may sense of humor. Kumbaga, hindi siya yung nakakatawa. Kumbaga, nakakatuwa. Eh, yun yung tamang term, nakakatuwa. And itong sense of humor na to, kung pansin mo kung meron kang sense of humor, mas improve mo pa siya. And kung ikaw sa tingin mo wala, natututunan naman siya, manood ka lang ng mga comedy acts, and mapapansin mo yung mga behavior nila, unti-unti mo na yung ma-adapt. May kasabihan nga niyan si Michael Biehn. Hindi ko alam kung ano exactly, but yung sabi niya, yung looks nawawala, but yung sense of humor, talagang naglalas siya. And pag ikaw may sense of humor ka, magiging attractive ka, hindi lang sa mga babae, but in general, ang tao kasi gustong sumama sa taong masayahin. And gusto rin niyang sumama sa mga taong mapapasaya siya. Number two na kailangan mong gawin para maging attractive is yung wisdom or maging informative ka. Pansin mo, di ba, kung meron kang classmate or may kaibigan ka na pag tinanong mo, alam niya yung sagot. Yung talino, nakaka-attract din siya. Kaya sa school, di ba, pag may classmate kang matalino, kahit hindi pogi, nakaka-attract. Kasi yung wisdom, iba din siya. Ang tao kasi, gusto niyan, continuously din, natututo. And pag siya may natututunan siya sa isang tao, na-attract siya automatically. Hindi niya napapansin, basta na-attract siya. Kasi nga, dahil dun sa may natututunan siya. But ito, kailangan mo lang maging aware kasi may iba na maraming ang alam but binubulgar na may alam siya. Kumbaga, pinupush niya na may alam siya. Alam yung hindi naman tinatanong tapos sasabihin niya yung sagot. Itong pagiging informative, may tamang bagsakal lang din siya. Then may tamang pasok lang din siya. Hindi siya basta bara ka lang ng bara kasi magbumuha ka ng pushover niyan. Kaya dapat maging maingat ka din dyan. Ang main point niyan, pag hindi ka tinatanong about dun sa alam mo, huwag kang sasagot. Pagka tinanong ka lang, doon mo lang siya isasabihin. And syempre, para mabilin mo din yung wisdom or yung pagiging informative, kailangan mag-aaral ka din. Kaya dapat continuous ka nagbabasa ng books, documentary and everything. Kailangan continuous ka nag-invest sa mind mo. Kasi ang pagiging informative or pagkakaroon ng wisdom, napaka-attractive din yan. Kasi ang tao gusto niya, may natututunan siya. Number three na way para maging attractive is magkaroon ka ng passion or purpose. Diba napansin mo na ito, may kaibigan ka or may kilala ka na pag ginawa niya itong bagay na ito, sobrang passionate siya. Let's say, nagluluto siya, grabe niya i-namnamin yung pagluluto. And mapapansin mo, na-attract ka dun sa kanya. Di mo alam, basta nagugustuhan mo lang siya. Kasi ang tao naturally, gusto niya pag yung nakikita niyang kasama niya is gusto yung ginagawa. Ikaw ba gusto mong sumama sa isang tao na pilit lang yung ginagawa niya? Kung baga ginagawa lang dahil sa pera or napipilitan lang siya? Siyempre hindi. Siyempre gusto mong sumama sa taong passionate at saka ini-enjoy yung ginagawa niya. Kasi yung energy na gano'n, nakakahawa din siya. And magaan siyang kasama pagka gano'n. Ibig sabihin, kung may ginagawa ka ngayon, dapat masaya ka na ginagawa yan. Kung hindi, wag mo siyang i-push. Kasi mahawa lang din yung sa paligid mo, pati sila matotoxic sa bigat na binibigay mo sa kanila. Kaya dapat magkaroon ka ng passion and purpose. Ito yung bagay na masaya kang gawin.
Number four na way para maging attractive is syempre kailangan skillful ka or talented. Ang skill din yung something na natututunan. Let's say, pag-drive, pagluluto. And then yung talent, yun yung God-given na yung meron ka na talaga. Let's say, pagkanta, pagsayaw, although natututunan yan, but iba yung talent talaga na inborn talaga sa'yo. Kung ba, parang Michael Jackson, di ba, pinanganak para kumanta and sumayaw. Yun yung talent talaga. Let's say, di ba, pag may nakita kang babae na sobrang galing magluto, na nakaka-attract, or may nakita kang babae na sobrang galing mag-gitara, nakaka-attract siya. Kaya dapat, kung gusto mo maging attractive ka, kailangan may skill ka na matutunan na magaling ka dun pag ginawa mo yun. So, it's up to you, iba-iba yan. And kung may talent ka, let's say magaling ka sumayaw or kumanta, i-develop mo yan kasi grabe maka-attract yan. Kaya nga mga performer, di ba, grabe yung attraction na nakukuha nila dahil sa talent nila. Kaya dapat i-polish mo yung talent or skill na meron ka kasi yan ang magbibigay sa'yo ng attraction sa iba. Number five na way para maging attractive ka is huwag kang maging needy. Ano ibig ko sabihin dito? Let's say, huwag kang palaging nag-ahabol. Kailangan i-value mo yung sarili mo. Huwag mong itapon yung value mo. Kailangan huwag kang mag-ahabol sa iba. Dapat lagi kang may options. Yung happiness mo hindi naka-depende sa isang tao lang. Dapat yung happiness mo nasa iyo din. Na-experience mo na ba yung may isa kang kaibigan na napaka-annoying na lagi kang kailangan? Di ba nakakairita siya? But kung may isa kang friend, di ba, let's say, na humingi sa'yo ng favor, but sinabi mo hindi pwede or hindi mo siya mabibigay, but ang response niya okay lang. Di ba nakaka-attract yung ganung tao na hindi siya pushover? Kasi pag needy ka, yung mga tao sa paligid mo, lalayo siya. Ang question, paano mo mamamaster na hindi maging needy? Una, kailangan mayroon kang option. Let's say, kung may friends ka, dapat marami kang friends para pag yung isa mong friend hindi available, may iba ka pang friend. Ganun din sa mga opportunity, dapat kung may opportunity ka nakita, dapat huwag ka mag-stick doon, dapat maghanap ka pa. Kasi let's say kung nag-a-apply ka sa isa, then ramdam nila na parang kailangan mo sila, ma-off sila sa'yo eh. But pag pinakita mo na parang okay lang sa kanya na hindi namin siya tanggapin na, mas na-attack siya. Yun ang dapat mong ma-master. Kailangan mag-create ka ng options para sa'yo. Huwag kang mag-relay lang sa isa lang. Kailangan madami ang options mo kasi doon mo mapapractice na huwag maging needy. Kasi kung isa lang option, hindi mo talaga maiuhas sa maging needy. Kaya dapat marami kang option. And ito, it takes work and effort din talaga para mabuild mo siya. But pag nagawa mo naman to, mapapansin mo maraming mas ma-attract sa yung tao. Hindi lang babae, but in general. And that's our video for today, guys. I hope may natutunan ka sa video natin. Kung meron, give us a like, mag-comment na din, and share mo to sa mga friends mo. And mag-subscribe ka na din sa channel natin. And pakiring yung notification bell para pag may next video tayo, is updated ka. And yun lang, guys. See you next time. Bye!